guys, mga kapatid. So, nagbabalik ang inyong lingkod, Polisya ko. So, ngayon, this video, pag-uusapan natin ang mga maliliit lang na kaso pero maaari kang makulong o maaari kang magpakulong kung ito ay hindi mo siya papansinin or sabihin na natin na overlook, in other words, or hindi naman nang dahil makukulong ka or yung ibang tao or yung maaring ipakulong mo kasi pinabayaan nila. O sabihin na natin, in other words, negligence or na-overlook. Okay, so ano-ano nga ba to? Magbibigay ako ng ilan sa mga kaso na pwedeng makulong kahit maliit lang. Okay? At ngayon, itong mga maliliit na kasong to, bago makarating sa court or sa prosecutor, ay kailangan muna, pinasabing mandatory na dumaan sa lupon or sa barangay. Kasi kapag hindi ito dumaan sa barangay, mayroong something technicalities na pwedeng silipin at maaaring ika-dismiss ng kaso. So, ano-ano ba itong mga kasong ito na maaari lamang na dumaan sa barangay, maliit lamang pero maaaring makulong kapag napabayaan. Kung itong mga kapatid na kasong ito ay na maliliit, tulad ng slander, unjust vexation, libel, oral defamation, slight physical injury, or even yung ano, senior citizen act, no? So ito, medyo malikat, pwede nang dumiretso to sa fiscal, yung Senior Citizen Act. Pero yung the rest niya, yung mga libel na unjust vexation, slander, oral defamation, maliliit lang na kaso yan. Slight physical injury, kailangan dumaan sa barangay. At kung sakali man, if ever, no, meron nagkakaroon dito sa inyo ng complaint, huwag kayong matakot. Hindi kayo makukulong dito at huwag nyo lang pabayaan. So, unang-unang, be updated sa kaso. So, ito ang unang steps na gagawin. So, naglista ako ng 5. Ang una is confirmation. So, i-confirm nyo muna kung may nakafile talagang kaso. E kung wala naman, sabi-sabi lang, eh di wala. Okay? So, ngayon, pangalawa, kung mayroon nakafile, so, mag-submit ng affidavit. Counter affidavit. Okay? So, kapag nakasubmit na kayo, so, antayin nyo yung reply or resolution. So, walang time limit yun, walang due date yung resolution. So, kung talagang nagkaroon pa ng kaso at patigas, try to settle the case. Itestingin yung i-settle sa abot ng inyong makakaya. Ngayon, kung talagang hindi ma-settled at nagpursue yung kaso, so mag-post kayo ng bail. O, mag-post ng bail at laging umaten sa hearing para hindi ka matalo. Okay? At pagkatapos, bantayan nyo na lang, be updated. Huwag kayong mag-alala at ito ay maliliit lamang na kasalanan at lalong-lalo na kung first time offender at pasok ang mga penalty nito sa probation. So if ever man na talagang mapatunayan sa mga ganitong pagkakasala at first time offender ka, hindi ka rin makukulong, no? Maaari magkaroon lang ng criminal record pero walang kulong kasi nga pasok na pasok siya sa probation. Again, uulitin ko yung probation, no? Ang qualification ng probation, kailangan ang sentensya ng isang akusado ay hindi lalagpas sa 6 years. Sagad na yun. Yung below. At huwag yung pabayaan, apply agad once nangyari at na with final sentence, no? Maraming salamat po. Ito lamang ang ating pag-uusapan ngayon, maliliit na kaso. At nagla-live po tayo tuwing alas 9. At huling nagsasabi, no, ang inyong lingkod. Ako ang inyong online criminologist. Kunik po kayo sa ating Facebook or Messenger. Polisya ko. Thank you for watching. See you again my next video. Thank you.